Sa unang araw pa lang ng pagdating ni Aubrey sa mansyon, ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa malaking painting na nakadisplay sa sala. Pero ipinagkibit-balikat niya lang yun, habang ang mahiwagang lalaking nasa painting ay malayang nakakaalis at nakakabalik sa painting nang hindi namamalaya ng dalaga. Sa ikalawang araw ni Aubrey sa mansyon, ay inihanda na niya ang sarili para sa malawakang paglilinis. Marami kasing agyo sa bawat kasangkapan na naroon at sa kabuuan ng bahay. Mula raw kasi nang mamatay ang lola ni Daniel, ay wala nang nag-asikaso sa mansyon. Pero bago simulan ang pag-general cleaning, ay bubusugin muna ni Aubrey ang sarili. May mga gamit naman sa kusina siyang magagamit. Ang problema lang ay hindi pa siya nakakabili ng pagkain. Kailangan niya lumabas ng mansyon para makapunta sa palengke. Medyo lumalamig na ang panahon dahil nag-uumpisa na ang tag-ulan, kaya isinuot niya ang jacket na tinernohan ng jogging pants. Komportable siya sa ganoong kasuotan kapag malapit lang ang pupuntahan. Habang bumababa siya sa hagdanan hanggang sa paglabas niya sa pintuan, nakasunod ng tingin sa kanya ang lalaki sa painting. Hindi pa alam ni Aubrey kung saan ang palengke sa lugar na yon. Magtatanong-tanong na lang siya sa mga taong madaraanan habang nagjajaging siya. Mamaya na lang siya sasakay kapag nakapamili na. Nang may madaan ng tindahan, ay nagtanong si Aubrey kung saan ang palengke. Nasa unang kanto lang pala, kailangan lang daw niyang lumiko sa kaliwa at ayun na. Bago makaalis ng tindahan, ay muling tinawag si Aubrey ng tindera. Ito naman ang nagtanong sa kanya kung nabenta raw ba sa kanya ang mansyon. Umiling si Aubrey at sinabi ang totoo na siya ay bagong katiwala. Tumangutango naman ang tindera, ngunit may pahabol pa itong sinabi. Mag-ingat daw siya sa mansyon dahil usap-usapan sa kanilang lugar ang lalaki na nagpapakita roon. Minsan sa teres, minsan sa hardin na tanaw sa labas, at kung minsan naman ay sa pintuan. Marami raw nakakakita rito. Tinanong ni Aubrey kung kilala ba nila ang lalaking nagpapakita. Ang sabi ng tindera, iyon daw si Adolfo, anak na panganay ng mag-asawang Adolfo Sr. at Danica. Napaisip si Aubrey, hindi kaya ang lalaki na tinutukoy nila ay ang lalaki sa painting? Natatandaan niya, minsan nabanggit sa kanya ni Daniel na ang pangalan ng mga magulang nito ay Adolfo at Danica. Pero walang nabanggit si Daniel na meron siyang kapatid. Malalaman din niya pagdating ni Daniel. Itatanong na lang niya sa kaibigan. Patalikod na si Aubrey sa tindahan nang humabol pa rin ng chika ang marites na tindera. Kung hindi raw niya na itatanong, ang ikinamatay daw ng lalaking yun ay nahulog sa kabayo, sa pinakamamahal nitong kabayo. Pero may usap-usapan din daw na may foul play sa pagkamatay nito. Dahil sa sinabi ng tindera, natiyak ni Aubrey na ang tinutukoy nga nito ay ang lalaki sa painting dahil kasama nito sa painting ang isang kabayo. Bago muling tumalikod, ay tinanong ni Aubrey ang tindera kung pwede na ba siyang makaalis. Natatawang umuo na lang ang tindera. Pagbalik ng mansyon, pagbungad ni Aubrey sa pintuan, ay tinapunan niya ng tingin ang lalaki sa painting. Naalala niya ang sinabi ng tindera kanina. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kusina. Mga prutas, gulay, bigas, pang-ulam ng ilang araw, asukal, kape at gatas ang napamili ni Aubrey. Inilapag niya sa mesa ang mga yon at saka isa-isang aayusin sa lagayan. Mabuti na lang at may ref. Alam niya hindi pang matagalan ang mga pagkaing yon, kaya kailangan niyang tipirin para kumasya hanggang sa bago siya makasahod kay Daniel sa pagbabantay niya sa mansyon. Habang nagluluto ng almusal na sinangag, tuyo at itlog, walang kamalay-malay si Aubrey na naroon lang ang multo ni Adolfo na nakadistansya sa kanya at nakamasid. Hindi namamalaya ng multo na habang nakatitig siya sa dalagang abala sa pagluluto, ay sumisilay na pala ang ngiti sa kanyang mga labi.
hanggang sa kumakain ng dalaga ay nakamasid pa rin ang multong si Adolfo. Natatawa ito sa laki ng pagsubo ng dalaga. Napakasimple ng ganda nitong hindi makabasag pinggan pero halimaw kung kumain. Nasamid pa ito kaya nagmamadaling humigop ng kape kaya lang mainit pa, napaso tuloy siya. Dali-daling nagsali ng tubig sa baso na akala mo tumungga ng alak. Nang mabusog ay saglit na nagpahinga si Aubrey. Dumungaw sa malaki at mukhang mamahali na bintanang kapis. Sinunghot-singhot ang malamig at preskong samyo ng hangin. Matapos makapagpahinga ay sinimula na niya ang paglilinis ng buong kabahayan. Sinimula niya sa itaas, pababa. Parang naawa naman sa kanya ang multo. Gusto sana nitong tulungan ang dalaga pero wala itong magawa kundi magmasid lang. Ayaw nitong magpagalaw ng kahit na anong bagay dahil baka matakot ang dalaga. Maya-maya ay may naisip si Adolfo. Kapag nakatalikod si Aubrey ay pinupunasan niya ang ibang kasangkapan. Nagtataka tuloy ang dalaga dahil may mga gamit na malilinis na kayong hindi pa niya ito nahahawakan. Alangan naman sadyang hindi na alikabukan man lang ang mga ito. Maging ang basahan, walis at daspan na iiba ng pwesto. Dahil sa pagtataka ng dalaga ay nanahimik muna si Adolfo sa isang sulok at hindi na muna gumalaw. Palpa kasi ang naisip niya. Habang nagbubunot ng sahig ay iniisip na ni Aubrey ang gagawin kinabukasan. Ang garden naman ang aasikasuhin niya. May kalakihan din ito at tingin niya'y mauubos ang maghapon niya sa pagbuhay ng hardin. Pero ayos lang. Kapag nagawa na niya ang mga ito ay mas magiging maayos ang pagsusulat niya. Kapag malinis ang paligid ay tiyak na mas magiging maganda ang mga ideyang papasok sa isip niya. Siya si Aubrey Madrigal, ang pinakamagaling na writer sa buong universe. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Wala naman kasing ibang magsasabi nun sa kanya kundi siya lang din. Wala siyang tagahanga kahit isa. Maging ang best friend niyang si Daniel ay walang bilib sa kanya. Katunayan ay pinag-iiba na siya nito ng linya. Dahil wala raw pera sa pagsusulat, wala raw kabuhay-buhay ang karir na napili niya. Pero para sa kanya, ang pagsusulat ay punong-puno ng buhay mula sa iba't ibang karakter na nalilikha niya. Kung mayaman nga lang siya, baka nagtayo na siya ng sariling publishing. Kasi ang mga publishing na nilalapitan niya ay naging habit na ang pag-reject sa mga gawa niya. Para sa kanya, mga wala silang taste. Nang sa wakas ay matapos sa kanyang ginagawa, saglit na naupo si Aubrey at isinandal ang likod sa sofa. Lingid sa kanya, nasa likuran niya ang multo ni Adolfo na hindi niya nararamdaman ang presensya dahil sa pagod at nakamasid na naman ito sa kanya. Ang napapapikit na sanang mga mata ng dalaga ay napamulagat nang makitang wala ang lalaki sa painting. Mm-hmm.